Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interest ng ilan. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang humarap sa House Quadruple Committee sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay matapos siyang bigyan ng pagkakataon ng Quadcom na mailahad ang nangyari sa kanya matapos mapabilang sa listahan ng narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Anya, ito ang dahilan upang mapilitan siyang mag-self-exile sa Estados Unidos ng 7 taon at ngayong buwan lang nakabalik ng Pilipinas. Napaiyak ito habang ikinukwento ang sinapit niya at ang kanyang pamilya noong 2017 matapos pangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga narco-politicians. August 28, 2017 nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa isang dating PNP Regional Director at inimbitahan upang makapulong ang nooy PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Subalit isang police colonel Anya ang tumawag sa kanya at nagbabalang huwag na siyang tumuloy dahil nanganganib ang kanyang buhay. Kinabukasan lumipat siya patungong Japan dahil sa trabaho at doon nakausap sa telepono si de la Rosa at isa pang PNP general. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. You mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, anyways, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidentable. Is it Senator Marawas, former Senator Marawas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Padrilon, which is your cousin? Yes, sir. Sa pagtatanong din ng ibang mga kongresista, naniniwala si Mabilog na politika ang dahilan kung bakit napabilang siya sa Duterte narco list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Were the former president has an axe against you, or perhaps that your name was only given to him to be put on the Malacanang initiated list? Your Honor, I cannot say or things in behalf of the former president, but I could only assume that yes, it could have happened, Your Honor, that it could have been politics that has made the former president put my name in that Malacanang initiated list, Your Honor. Sa harap ng Quadcom, humingi ng hustisya si Mabilog sa anya'y walang basyang pagdawit sa kanya sa illegal na droga. Sa ngayon, wala pang planong tumakbong muli si Mabilog. Kaugnay naman sa kung may plano siyang magsampa ng kaso sa dating Pangulo, ang sagot ng dating alkalde, nais na lang niyang mag-move on at napatawad na niya ang lahat ng gumawa ng mali sa kanya. Gayunman, pag-aaralan pa niya ng kanyang mga abogado ang susunod na gagawin. Personally, I just want to, you know, go back to my normal life. But this I have to discuss with the prodding of congressman in the hearing that maybe we should file cases. I have to discuss it with my legal team. But personally, I really have to move on as soon as possible. Inaasahang haharap pa si Mabilog sa susunod na pagdinig ng Quadcom
dahil illegal pogos ang sentro ng pagdinig ng Four House Panel ngayong araw, September 19. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.